one more person I gotta thank who helped me through all the sacrifice, who helped me through all the strength, gave me the strength to do this, to come back, to be strong even when I was down. And that one person, of course, is myself. I thank myself, Rudy Hatfield. Rudy Hatfield came to this league. He said he was gonna win. He kicked down the door. He beat everybody. Like he said, if you all wanted to give up earlier, you should have, like I told you. But no, you wanna do it the hard way. But Rudy does everything the hard way. I bring the hurt, I bring the pain, I do it all. I was at home 2 years ago with a bag of milk duds and some burritos, and I was killing everybody. And I am the end all, the be all. Do it all, Mr. 110%! Sino ba naman ang hindi hahanga at bibilib kay Rudy Hatfield? Sa mga katulad kong naabutan siyang maglaro ay alam natin kung ano ang kayang gawin at kung ano ang kayang ibigay ng PBA's Mr. 110%. May career averages ito na 10.9 points, 9.7 rebounds, 2.5 assists at 1.2 steals sa 11 seasons nito sa PBA. Pero masasabi ko na sobrang underrated ng mga numbers na yan kumpara sa epekto ni Hatfield sa buong laro o sa koponan niya. Hindi mo makikita sa mga stats na yan yung mga dives niya for the loose ball, yung pakikipagpalitan niya ng mukha para sa mga rebounds, at lalong-lalo na yung mga hustle at energy niya na sobrang nakakarab at nakakahawa sa teammates niya. And yung katotohanan na undersized power forward ito, sa mga hindi naman siya naabutan, ay halika. Sabay-sabay nating balikan ang napakakulay at sobrang entertaining na karera ni The H-Bomb, Rudy Hatfield. Kung bago ka lang sa channel ko, ay pakipindot naman yung subscribe button at pati na din ang bell para di mo ma-miss ang mga susunod nating mga videos at para na din support sa ating channel. And let us start! Si Rudolph Conce Rudy Hatfield ay ipinanganak noong September 13, 1977. Noong 1999 ay naglaro ito para sa Laguna Lakers sa Metropolitan Basketball Association or MBA. Hindi tulad ng ibang players na nagpapadraft para makapasok sa PBA, si Hatfield ay direct hire ng nooy PBA team na Tanduayra Masters noong 2000. Na-trade agad ito sa Pop Cola kapalit ni Nolly Loxin. Sa Pop Cola ay pinatunayan naman ni Hatfield na isa na siya sa pinakamaasahang frontline players nang mag-average ito ng 13 points per game at naging two-time member ng Mythical Second Team. 2002 naman nang ma-acquire ng Coca-Cola ang Pop Cola, naging maganda ang takbo noon ng Coca-Cola dahil bukod kay Hatfield ay meron din silang The Flying A na si Johnny Abarrientos at si The Jet na si Jeffrey Carriazo. Patunay na maganda ang timpla ng team ay ang kampyonato nito noong 2002 All-Filipino Cup at 2003 Reinforced Conference. Dito din nakuha ni Hatfield ang mga sumusunod na awards. 2002 PBA All-Filipino Cup Finals MVP, 2003 Reinforced Best Player of the Conference, 3-time PBA All-Star, PBA Mythical First Team, 2-time PBA All-Defensive Team, at PBA Defensive Player of the Year. Na-trade naman ito sa Barangay Ginebra noong 2006. Sa Ginebra ay pinagpatuloy pa din H-Bomb ang kanyang pagiging double-double machine. Nag-average ito ng 15.14 points at 11.34 rebounds na nakatulong para makamit ng Jean Kings ang Philippine Cup Championship. Sa Barangay Ginebra ay talagang mas tumatak at mas minahal ng mga fans si Hatfield. Madami namang nagulat noong 2013 ay nag-announce ito na magre-retire na ito sa PBA. Sa isang interview ay sinabi ni Hatfield na meron siyang spiritual side na kailangang i-fulfill at pamilyang miss na miss niya na. Tama nga naman. Ilang taon ding binigay ni Hatfield hindi lang ang kanyang katawan kundi pati puso nito sa laro ng basketball. Ngayon ay kailangan niya namang ipadama ang puso na ito sa Diyos at sa pamilya na miss na miss na siya.
Ayun nga kay Hatfield ay wala siyang kahit na anong regrets sa pag-alis sa basketball o sa PBA. Dahil anya, binigay niya ang lahat dito at saksi tayong lahat doon. Nagpasalamat naman si Hatfield sa mga fans na sumuporta sa kanya at isa lang ang iniwan nitong payo para sa lahat ng gusto ding umangat sa basketball. Hard work and always hard work. What I'd like to do in second half is explode! That's the H-bomb for you guys, dude. Ako personally, masasabi kong madami pa din ang humahanga dito. Fan ka man o hindi ng team niya, iba kasi talaga ang ibinibigay na energy at puso nito sa basketball. At kung tunay na fan ka ng basketball, ay sobrang ma-appreciate mo yung mga ganong character na mga player. Yung mga ganong puso na mga player na katulad ni Mr. 110%. Walang iba kundi si Rudy Hatfield. Salamat sa panonood mga kadribol. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!